ano, mag magkikiki-challenge pa tayo. Sige nga, alam mo ba yung steps? Oh, may nagtanong sa'yo. Oh, may nagtanong sa akin. Oh. Hello everyone. Ano pala kayo? Oh. Mga bata. Oh, ang tanong sa akin is, negosyante daw siya. Oh, negosyante. Oo. So, kailangan niya ng life insurance. Oh, yeah. Oh. So, tinatanong niya. Teka, may pamilya ba to? Meron. Okay, may pamilya. So, syempre, ano, kailangan natin ng life insurance for the financial protection of our family. Mm. Pero, how will it be different because meron din siyang negosyo, may liit siyang negosyo. Okay. So syempre paano naman yung financial protection nung business niya? Okay. In case na may mangyari sa kanya kasi di ba ano, as a business owner, meron siyang mga may interest din doon, financial interest in the business itself. Tsaka may mga responsibility siya doon sa business, may ginagawa siya doon sa negosyo na siya yung gumagawa, no? Siya right. Walang ibang pinagkakatiwalaan doon. Siyempre, pag... Siya lang yung makakagawa. Oo. So, pag namatay siya, not only does he need to protect yung financial aspect ng family niya, but also, he also wants to save the business. Right. Kasi yun yung magiging cash flow, sabi natin, ng yung family eventually, di ba? So, okay. Ano yung consideration pagdating sa life insurance coverage? So, ibig sabihin, mas malaki yung kukunin niyang life insurance coverage, okay. Ba? Okay, okay. Ang pinaka-basic approach yan is, of course, life insurance is for the needs of his family. Kung sakaling mamatay siya or ma-disable, at least the panggastos nila, tuloy-tuloy pa rin. Yes, that's the life insurance part. But Since business person siya, I think he should also consider yung tinatawag na Keyman insurance. Keyman insurance. Oh, Keyman insurance. Anong spelling ng Keyman? K-E-Y. M-A-N. No? Keyman insurance. Kumbaga, kaya siya Keyman insurance is because parang ano siya, key person siya sa business. Okay. And ang purpose, well, in theory, no, ang Keyman insurance is, of course, kapag isang person is like an executive or a big decision maker, in his case, no, he's the business owner, mm-mm, if something happens to him, apektado din yung business. Oo, operations, apektado. Diba? So, apektado yung kita. Okay? So, that Keyman insurance, basically, kapag meron siyang Keyman insurance, then, if something happens to him, then the business would get something. So, okay? The beneficiary of a Keyman insurance is the business. Is the business. The company. At saan mo kinukuha yon? Well, any insurance company can... Meron din yan. Meron din. May ganyan. They can just ask for ano, Keyman insurance. Para siyang it's a type of insurance. Yeah. Parang term insurance, parang VUL. Okay. So, yeah. Paano mo naman i-compute yung coverage nun? Well, an insurance advisor can help him determine that. But basically, ang computation yan is that, number one is, kung if something happens to him, magkano ba yung probable financial loss na mai-incur. Na mai-incur kapag hindi siya nagtrabaho. Or sometimes the value of the person sa business. Minsan may ganun ding approach. And another approach sa Keyman Insurance is also useful. For example, in my case, okay, social tie sa business. If something happens to me, yung kunwari corporation tayo, yung share ko hindi kunwari, totoo na corporation tayo. So for example, yung company natin na Wealthargy, Something happens to me, namatay ako, then my shares of stocks would go to my wife. Yes. And my kids. Mm-hmm. Okay. So ang kasosyo mo na, yung asawa ko saka yung mga anak ko. Yes. Which not necessarily may interest siya sa business. That's right. That's right. So kumbaga, kuna lima tayo sa business o di naging siyam na kayo. Oo. And syempre, pagbotohan, decision making, etc., etc., you have to contend with these persons who are not necessarily interested sa business. Yes, yes. So, Keyman Insurance is also useful in that, for example, lalo na kapag it's complemented with the shareholder agreement, na halimbawa, if something happens to me, then the business, siya yung bibili ng shares dun sa asawa mo. Dun sa asawa. Now, yung pambili niya na yun is yung Keyman Insurance. That's right. The ownership is still with the persons who are interested in the business. In continuing the business. Tapos, hindi rin madidilute, kumbaga, yung share mo. Uh-oh. Or, kumbaga, at least, yun nga, yung persons running the business is yung interested lang. Or, pwede rin yung gawin is that,
I think lang ha, thinking about it right now is pwede niyang ilagay yung maybe shares niya in a trust, tapos yung trust din yung handler ng stocks niya. But that's another topic altogether. So for example, simpleng negosyo lang, sabi natin na laundry shop, tapos siya yung nagmamando every day ganyan. So kung meron siyang Keyman insurance, it would probably cover yung sweldo ng pag-hire ng manager na papalit sa kanya. Sabihin na natin siguro, syempre pag namatay siya, for how many months na maghahanap ka ng tao, diba? Tapos syempre kung wala siya doon na nagma-manage, then hindi kikita yun as much kasi walang masyadong tao na nagma-manage. So that cash or that money na ma-receive through the Keyman insurance would be able to sustain the business. Hanggang sa makapag-hire ng bago and mag-continue yung income, that will now go to the family. That is Keyman insurance. It's a type of insurance na hindi masyadong napag-uusapan, di ba? Maganda siya most especially for mga closely held corporation or mga family corporation. Ah, talaga. Okay. Ako, I would recommend that. All right. So, ayun, no? I hope you learned something new today. And if you have questions on personal finance, email us at admin@wealtharchy.com. And ano pa ba? Twitter handle. You can also message us if you want us to discuss some questions nagging your head on personal finance or ano pa ba? May mga request kayong product review, no? Contact lang us through that email and our Twitter handle as well. Or comment na lang sila sa YouTube. You also read it every day. Yeah. Alright, so thank you for listening and watching, and please don't forget to subscribe to our channel. Like and share. Like and share. Bye-bye. Paalam.